Payday weekend at huling weekend na rin bago ang pasukan. Kaya marami ang naghahabol sa pamimili ng school supplies sa Divisoria, Maynila. May mga dumarayo pa po galing sa probinsya para makamura sa mga bilihin. May ulat on the spot si Jamie Santos. Jamie? Marie, dalawang araw bago ang pasukan, marami pa rin sa ating kababayan ang humahabol sa pamimili ng gamit pang eskwela dito sa Divisoria. Mainit man ang panahon, di ito alintana ng mga magulang kasamang kanilang mga anak sa pag-ikot dito sa Divisoria. Ngayon lang daw kasi nagkapanahon ang iba kaya ngayon lang naghahabol sa pamimili ng mga gamit pang eskwela. Yung iba naman sa ating mga nakausap, yung mga nakaligtaan na lamang ang bibilhin ngayong araw. May mga dayo pa mula sa malalayong lugar gaya ng isang nakausap namin na mula pa sa Laguna. Kahon-kahong school supplies ang kanilang pinamili. Meron daw kasi silang mahigit 100 estudyanteng tinutulungan para makapag-aral. Kaya raw rito sila sa Divisoria namimili dahil mas mura ang bilihin kesa sa mall. Ayon sa ilang tindera dito, kahit na mura raw ang kanilang paninda, paniguradong dekalidad naman daw ito. Wala naman daw pagbabago sa presyo ng mga school supplies. Ang notebook nasa 8 pesos. Kapag may tahi naman, ang bibilhin nasa 9 pesos. Ang pad paper, 12 pesos. Ang long pad, 18 pesos. 6 pesos naman ang lapis. Ang isang kahon naman na nasa 30 to 40 pesos. Ang ball pen, 7 pesos ang isang piraso. Ang pencil case na nasa soft case, 25 pesos ang isa. Kapag hard case at metal case naman ang bibilhin, 50 to 75 pesos. Sa bag, mula 150 to 250 pesos ang knapsack, depende sa size at sa design. 30 pesos naman para sa 5 meters na plastic cover na kasya na raw ang 20 notebooks na babalutan. Sa uniform naman, ang blouse pang babae meron ng 2 for 150. Ang palda at pantalon nasa 120 to 130 pesos. Ang polo pang lalaki, 100 ang isa. School, ang school shoes naman nasa 180 pesos. Marie, sinaasahan daw ng mga tendero at tendera rito na hanggang sa unang linggo ng Hunyo ay marami pa rin mamimili ng school supplies. Marie? Maraming salamat, Jamie Santos.